Magandang araw po sa inyong lahat, live mula dito sa aming tahanan sa San Pablo City, Laguna. Ako po si Mark Lester Chico. Sama-sama po nating pagsasaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. July 6, 2020, ito na po ang unang Lunes ng Hulyo. Can you imagine, natapos na po ang kalahati ng taon at nagsimula na tayo ng ating pangalawang kalahati. And we are now, dito sa Laguna, under MGCQ or Modified General Community Quarantine. Kumusta po kayo? Baka naman naglalabas na kayo ng mga bahay, ha? Alam po ninyo, bawal pa rin po ang mga bata at ang ating mga senior citizens, hindi ba? At napakarami pa rin po ng mga kaso at patuloy yung tumataas. Kaya naman maya-maya, yan po ang ating pag-uusapan. Last week po ay nakasama natin ang mga tao mula sa iba't ibang sektor na nagwo-work from home. Si Likas Aspiras na isang photo and video expert at syempre kasama rin natin ang ating mga working from home na mga nanay, hindi ba? Mula sa Binyan at sa Kalamba. Tama ba ako? Yan ay sina Rhea at si Christine. Alright. So, syempre, natutunan natin sa kanila yung tungkol sa pag-work from home. Ano ba yung mga bagay na kailangan nating ihanda? At paano nga ba nagko-cope ang mga tao ngayon sa ganyang setup? At alam natin na hindi siya madali. Anyway, ngayong umaga na ito, alam niyo, first time natin gagawin na meron lamang tayong isang guest, ha, dito sa season natin, ngayong season 26 ng ating programang dito sa Laguna. At alam ko na yung kapitbahay ng guest natin dyan sa isang subdivision dyan sa Bae, o si Doc Rina, ang aga-aga na good morning na agad siya sa atin, ha. Pero ito ang medyo nakakabahala or hindi na rin naman tayo nasusurprise, no? We have 2,434 new cases kahapon po yan around 4 PM, no, Linggo. At iniakyat nitong bilang na ito ang total cases ng COVID positive, no, dito sa ating bansa sa 44,254. So kung makikita natin, lumalabas na ngayon yung mga tao at nakikita rin natin na dumarami yung mga kaso. Kaya doble ingat yung ating kinakailangan. At syempre kung tututukan nyo naman dito sa Laguna, meron na tayong 1,019 na total cases. Dito po yan sa probinsya as of yesterday. At ang magandang balita rito, 567, more than half of those total cases naka-recover na, pero 392 pa rin po ang ating mga active cases. Marami sa mga nakikita natin ngayon sa report sa media ay yung iba't ibang mga graphs, hindi ma iba't ibang mga projections, models, etc., etc. Pero naiintindihan niyo ba siya? Ako sa totoo lang, medyo nahihirapan akong intindihin, ha, yung mga bagay na yan. Kaya yan ang ating pag-uusapan. Isa pong eksperto sa mga ganyang bagay ang ating makakasama ngayong umaga. Siya po ay isang profesor mula sa Institute of Mathematical Sciences and Physics sa University of the Philippines, Los Baños. At ikukwento niya rin yung grupo na kinabibilangan niya ngayon na tumutulong sa atin para mas maunawaan natin itong mga cases na ito, hindi ba? Siya po ay nagtapos ng Doctor of Science in Mathematical Biology sa Shizuoka University sa Japan. At ngayong umaga, ituturo niya sa atin paano ba intindihin, paano ba i-plot, paano ba yan? Hindi ba? Ano bang sinasabi niyang mga graphs na yan? Paano ba yan nakakatulong sa ating pagresolba dito sa ating pandemyang kinakaharap ngayon? Dr. Jomar F. Rabahante mula po sa Bae, sa Laguna. Jomar, good morning! Hello, magandang umaga. Good morning sa lahat ng tagapakinig. Good morning sa lahat ng mga kababayan ko taga Laguna. Taga Santa Cruz, Laguna lang po ako. Tapos ngayon, yan, nakatira sa Bae. Tama, no? At saka alam mo, napaka-busy nitong taong to. Just right before we started the program, galing pa yan sa meeting, ha? Hello muna sa mga taga NRCP. Yes, hello sa mga taga NRCP. Sila Ma'am Mayet at yung mga Ma'am Ruby. Yan, sila lahat. Correct. Okay. Jomar, nako, eto na nga.
Nabanggit ko kanina yung bilang ng kaso dito sa ating bansa, tumataas siya. And I think yung yesterday na 2,000 plus na cases, ito yung pinakamataas doon sa buong duration na meron tayong community quarantine. Eh ano ba yung, nasa na ba tayo? Anong stage na, anong yugto na itong kinakaharap natin dito sa pandemyang COVID-19? Yes, usually tinatawag natin to na post-ECQ period na. Kasi tapos na tayo sa ECQ. Paramihan sa atin, DCQ na or MGCQ na nga iba. So, makikita natin, somehow, nung ECQ, although nakita natin hindi talaga bumaba yung kaso, kasi even ECQ may mga number of cases pa rin tayo. Pero somehow, during the ECQ, na-suppress natin. Kasi dapat tuloy-tuloy yan eh. Nung around March, tuloy-tuloy dapat na tumaas yan. Kung hindi tayo nagkaroon ng interventions. But since naka-ECQ, na-suppress. Tapos ngayon nga lang, okay, since bumabalik tayo, nag-open up, unti-unting nag-increase ulit. Alright. So, ibig sabihin, somehow, pwede nating sabihin na na-delay ng ating strategy na pagko-community quarantine yung pagbilis ng pagdami ng kaso. Yes. Actually, ano naman talaga, well, maganda na masuppress natin at ma-eliminate yung COVID during ECQ. Pero ang talagang goal ng ECQ is for us to prepare. Correct. Prepare yung healthcare capacity natin, prepare yung mga tao, para pagdating nung pag-open up ulit ng economy, kaya nating i-handle yung resurgence. Tama. Okay. So, kumbaga kaya, nag-quarantine muna tayo para yung ospital maihanda, yung mga tao na kailangan mag-alaga sa kanila, makapag-train, yung mga laboratory, tama? No? Ito yung mga inihanda during that time. Yes, katulad nito sa UPLB. So, i-open na yung ating bagong testing lab, di ba? So, nakatulong correct yung ECQ para hindi dumami sa Laguna. So, ngayon, meron tayong testing lab. Pero wag naman sana dumami. Pero in case dumami, meron po tayong nandyan lang sa kapitbahay at testing center. Oo nga. No, naku, speaking of kapitbahay, yung kapitbahay nating si Ma'am Emmy Cervantes, talagang nakatutok sa atin kasi gusto niyang maintindihan, ano ba yung iba't ibang yugto ng pandemic na ito? Ano ba yung mga stages? Kasi nabanggit mo kanina yung post-ECQ, etc. So, mababanggit mo ba yan sa amin? Yeah, pwede kong pakita sa inyo yung posibleng mga different periods ng okay, sige. O tingnan natin. O sa mga nanonood sa atin ngayon, may ipapakita sa screen ang ating guest na si Dr. Jomar Rabahante, no? Kasi gusto natin maintindihan yung iba't ibang stages ng COVID-19 pandemic. So tingnan natin ito. Okay. So mag-share na ako ng screen ko, ha. Go ahead, go ahead. Okay. Kasi yung mga ano natin, yung mga kababayan natin, gusto nila yang maintindihan, no? At saka para rin maihatid natin sa kanila. By the way, habang inihahanda mo yan, Jomar, ano yung grupo na kinabibilangan mo in relation to the COVID-19 pandemic? Dito po sa UPLB, meron kaming tinatawag na UPLB Biomathematics Team. So, ito po yung mga mathematicians, mga modelers na nag-aaral ng mga biological problems. So ngayon, meron tayong epidemic, so yun yung ginagawa. Tapos, tama pala yung term na modelers. Modelers. Parang fashion okay modelers, pero iba yung correct. Tawag naman, pag sa UP system naman, member po kami ng tinatawag na UP COVID-19 Pandemic Response Team. Pandemic Response Team, okay. Buong UP system? Yes po, buong UP system. Okay, so ito na yung stages, Jomar. Can you help us understand this? Yes, medyo marami-rami yung nasa screen, no, pero tutukan po natin yung graph na black. Yan po okay yung ating susundan. Pag naintindihan natin itong black curves na to, parang maintindihan natin na ito pala yung story ng isang epidemic. At baka ito rin yung story natin sa COVID-19. So nung simula po around January, February, nandito po tayo nung time na yon dito sa simula. Ang tawag po diyan outbreak initiation phase. Okay. Kasi nag-start pa lang. Ang kagandahan po sa outbreak initiation is posible talaga nating ma-prevent. Kaya lang alam natin, hindi natin na-prevent, kaya pumunta tayo dun sa tinatawag na exponential phase. So, okay, it's an exponential. Bakit po naging exponential? Kasi ako, kunyari po infected ako, makahawa ako ng dalawang tao. Etong nahawa akong dalawang tao, makahawa ako ng dalawang tao. So, nag-exponential yung pagdagdag. Correct. So, papasok ka talaga dyan sa exponential phase na yan.
Now, Jomar, sandali. Okay. Bakit okay. natin hindi napigilan yung outbreak? Dahil ba hindi tayo nag-stop ng travel? Ayoko na pong sagutin. Pero maraming reasons. Maraming hypothesis yung mga tao. But posible kasi siguro hindi natin, siguro pinaka-safe, hindi natin nahanap lahat yung mga pumunta ditong important cases na i-isolate. Okay. All right. By the way, no, yung nasa x-axis, yan yung horizontal line. Ito yung days. Tama ba? Days. Although, okay, ito yung pinapakita ko ay for illustration lang muna. Mamaya papakita ko data. Oo. All right. Tapos yung nasa y-axis, yung vertical line, ito yung new cases per day. Yes, new cases per day. Oo. Illustration lang po ito, ha, yung mga nanonood sa atin. Sample lang, ika nga. Sample all right, lang. Jomar, go ahead. Exponential phase. Exponential phase. Then, alam po natin noong time na kaya biglang nagpanik siguro ang government, nag-announce na quarantine ang buong Manila, ang buong Luzon, kasi naramdaman natin yung pagdami ng mga kaso sa mga hospital at marami na rin doon nasa severe conditions. At alam natin marami mm-hmm. namatay kasi that time, ito pong blue dotted lines na to, kunyari ito po yung ating healthcare capacity. That time, lumampas po yung mga kaso natin sa healthcare capacity natin. Mm-hmm. Kumbaga, kung ang kaya lang natin, 100 na kaso kada araw, dahil doon sa pagtaas ng kaso, umabot ng 150, aba hindi natin kaya yung ganun. Parang ganyan ba? Yes, yes. Oo, ganun yun. Kaya, ang ginawa ng government, kailangan i-quarantine or kung tatawagin natin, ni-lockdown tayo. Although ayaw nilang tawagin na lockdown, no? So talagang ni-lockdown tayo para hindi tuloy-tuloy na dumami yung kaso. Now, ang gagawin ng government noon, kapag kinuwarantine ka para masupress, and another one is increase yung healthcare capacity. Kaya dito sa line na to, medyo ini-increase kunyari yung ating dotted lines na healthcare capacity. So, okay. After nun, pag na-suppress siya, ito na yung bilang bababa. So, itong bilang bumaba dito, yung tinatawag na hammering or community quarantine or yung iba tinatawag na buying time phase. Correct. Parang giving us the time to prepare. Yes, yes. O yan yung parang tanong din ni Doc Rina, kung sapat ba yung time natin to prepare, no? During the, how many months din tayong under ECQ, hindi ba? Matagal-tagal din. Although, kung tutusin, compared with the other countries, medyo matagal yung ating ECQ. Ah. So, oo nga. Dapat sapat siya. Although, I think naman naging sapat siya para i-increase yung healthcare capacity. Pero alam natin may mga ibang LGUs na medyo kinukulang pa ngayon, like Cebu. Di ba nag-reclam yung mga taga-Cebu ngayon na, hey, yung hospitals namin, hindi na namin kaya yung mga dumadating. Mm-mm. So, let's just explain, Jomar, no? Yung increasing our healthcare capacity, ito yung paghahanda ng mga ospital para magkaroon sila ng sapat na tao, sapat na equipment or facilities para ma-accommodate yung mga may sakit, yung mga PPEs, masks, gamot kung kinakailangan. Ito yung mga dapat na ihanda natin during the time that we are in a lockdown. Correct? Yes. Actually, kami naman mga mathematical modelers, statisticians, ang ginawa namin is to estimate ilan ba yung kailangan. So we sent the yung mga LGUs tsaka yung mga government our recommendations. Ito po yung number ng ICUs na dapat meron kayo. Ito yung number ng mechanical ventilators na meron kayo. Ito yung dapat number ng manpower, level ng manpower. Mm-hmm. So we per sent hospital to, Jomar, per hospital? Ang ginawa po namin that time ay per up to municipality. Okay, wow. Provincial level para alam nila ito yung mga ito yung risk although projections yon pero at least alam nila yung risk na actually ano naman eh medyo obvious naman yung panggagalingan ng risk ang kasi di ba ang COVID-19 ay person to person transmission so ibig sabihin pag high density yung population mo mataas ang population density ito yung mga lugar na posibleng mataas yung kaso and nagkataon nga din sa aming computations that time na yung mga kailangan ng mga mas maraming hospital beds, mataas na healthcare capacity, yung matataas ang population density. Ayan, nagkakasala Cebu, yung mga yan. Sa Laguna, ano ba ang sitwasyon natin sa Laguna, Jomar? What were your projections? Yes, actually, kung titingnan natin, ang buong Calabar Zone, mas mataas ang population niya compared sa Metro Manila. Kung hindi ako nagkakamali, ang Metro Manila ay 12 million, ang Calabar Zone ay 14 million.
Pero mm-hmm. in terms of the population density, hindi naman tayo kasing dense ng Manila. So yung projection correct. Natin sa Laguna, sa Calabar Zone, is less compared sa Metro Manila. Pero hindi mm-hmm. naman ibig sabihin less, mababa. Meron pa rin po, marami-rami pa rin po yung kaso. Tapos isang risk din nun is, let's say, medyo umu-okay na yung Laguna, hindi pa rin matatanggal yung risk kasi katabi lang natin yung Manila na mataas. Oo. Oh, oh. Inoconsider din namin yung mobility. That's amin mm-hmm. ng projections. At marami yung nagtatrabaho from Calabar Zone na sa Maynila nagtatrabaho or vice versa, hindi ba? Yes, yes. Lalo na alam ko may mga kaibigan ako na nakatira sa Santa Rosa, San Pedro, nasa Alabang, Paranaque, Makati nag-work. Okay. Oh, so hammering stage, buying time, dumaan na tayo rito, tama ba? So tapos so, na tayo dito. So ngayon alam natin na nagsisimula na, nai-open yung economy. So ito na yung pag-open natin ng economy, although sabi, dapat dahan-dahan. Hindi natin mm-hmm. bibiglain. So yun, pwede nating tawagin the dance or the okay. new normal phase. Although sa technical term natin sa Philippines, wala pa tayo sa new normal. Nandun pa lang tayo sa MGCQ, GCQ, still community quarantine. Pero pag nilift na talaga lahat ng restrictions, nandun na papasok tayo sa new normal. Pero dapat may tinatawag na minimum health standards. So ano okay. yan? Nagda-dance tayo. Suppress. Parang ganun. So parang mag-ingat ka o hindi, bahala ka. Magkakasakit ka pag hindi ka nag-ingat. Pag nag-ingat ka, maaari mong mapigilan. Parang ganyan ba yan? O parang ano eh. Kung ikaw yung isang company na maraming mga empleyado, magmo-monitor ka pa din. Pero papapasukin mo yung mga empleyado mo. Pero once na bigla may nag-positive dyan, lahat ng na contact trace nyo na nagkaroon ng close contact dun sa tao, ipauwiin mo muna sa bahay. Okay. Inisin yung lugar. So para siyang ano eh, new normal na talaga na in the sense that alam mo na nandyan yung virus pero kailangan pagtuloy-tuloy yung buhay mo. Parang ganon. Oh, ito for example. Kaya yung sinasabi nila parang by barangay level or subdivision level yung pagla-lockdown ngayon. Mm-hmm. Kasi, ito ba yung dancing? Posibleng part na to ng dancing natin kasi hindi na tayo ika-quarantine ng buong Luzon, buong Metro Manila. Mm-hmm. Hindi na doon ngayon, kundi per barangay na lang. Kasi alam naman natin na yung risk is within lang doon sa kung saan na pumupunta madalas yung tao. And madalas barangay yun. So, meron po tayong in-implement, especially yung by the National Task Force, NTF, na mga zone. Mm-hmm. Mayroon silang critical zone, containment zone, buffer zone, etc. Okay. So now we are in this stage. We have to dance with the situation. Mm-hmm. Yes. Okay. And then next? Next ay medyo, ito pong dance phase, posibleng matagal to. Pwedeng isang taon, dalawang taon, depende. Kasi ito pong last stage ay, fingers crossed, sana dumating, ay the vaccination phase. So dito mm-hmm. sa vaccination phase, kasi magkakaroon tayo yung tinatawag na herd immunity. Ibig sabihin po ng herd immunity, maraming tao na ang nabakunahan. Na-boost ang immune system, ganyan. Immune system na posibleng hindi na sila mahawaan ng COVID-19 or kaya na ng labanan ng immune system nila yung COVID-19. So, yung mga number of cases, bababa. Okay. I heard no sa UK, yung isa kong kakwire dyan, si Noel Belen, ang kanila daw strategy doon ay herd immunity. Oo. Explain ko yan, no? Although, yung strategy na yon ay dati pa. Nagpalit na ang okay ng strategy. Hindi na yung herd immunity. Kasi, ganito po yan. May dalawang type ng herd immunity. Yung dinidiscuss ko dito na nasa screen ay vaccination-driven herd immunity. Na-increase yung mm-hmm. immune system mo because of vaccination. Yung strategy po sa UK na ginawa nila dati, pero tinigil na, ay natural herd immunity. Ano yung natural? Pararamihin mo yung mga taong nahawa. Tapos pag nahawa ka kasi, di meron kang antibodies na. Yung immune system mo medyo na-ready na dun sa virus. So hindi ka na mahawaan ulit kapag nagkaroon ng infection ka ulit. Pag na-expose ka ulit sa COVID-19, hindi ka mahawaan. Hindi ulit. Okay. Naturally, nagkaroon ka na before. So yun yung balak nila dati. Pero very risky kasi pag marami ang nahawa, posibleng marami yung may mga comorbidities, pre-existing illness, lalo na yung matatanda, na mahawa din. Mm-mm. So, ibig sabihin, more deaths. Okay, I see. So, kaya na bago. Kumbaga, yung sinasabi niya pala ay ibang klaseng herd immunity.
compared dito sa sinasabi mong dulo ng phase, tama ba ako? Etong sinasabi ko dito ay vaccine driven herd immunity, not the natural one. Medyo delikado natural. Based on your projection, mga how long will this take? Like, we don't have the vaccine yet. Actually, mahirap talaga ang alamin. Kasi alam natin may mga companies na sa abroad na halos nasa test, nasa clinical stages na nga yata yung kanilang paggawa ng vaccine. So malapit-lapit na. Pero hindi ibig sabihin na may vaccine na na-approve, may implement agad yun sa buong mundo. Diba? Mm-hmm. So meron pang production. Tapos hindi lang yung production, meron ka pa rin gastos. Let's say kung meron kang vaccine that cost, let's say, 1,000 per isang injection, ilang tao sa Pilipinas ang kailangan mong i-inject. So, dapat, para magkaroon tayo ng herd immunity level, mga around 20 million to 50 million yung babakunahan mo. Ang dami masyado nun, mahal masyado. So, medyo marami pang socio-economic at political factors. Pag sinabi natin, kailan darating yung vaccine sa Philippines at kailan may implement yan sa maraming tao. Medyo mahirap-hirap pa yung i-project for now. Okay. But at least doon tungkol sa pandemic stages, ito na yon. Itong outbreak, exponential, hammering, advance, at saka vaccination phase. Tama ba ako? Yes. Alright. May mga ibang sakit na hindi umaabot sa vaccination kasi iba, like yung SARS dati, wala talagang nahanap na vaccine, pero na-eliminate naman yung virus. Pero kung hindi kaya sa COVID na i-eliminate yung virus, kailangan talaga tayong maghanap ng vaccine. Correct. Okay. Now, I have a question. So, itong models, gumagawa kayo ng mga models, tama ba ako? Yes. Ng mga graphs, etc. Ano yung ginagamit nyo na metric dito? Ano yung isinasaalang-alang ninyo sa paggawa nitong mga ganitong models? Yan ba yung mga natetest? Yan ba yung mga nagkakasakit o yung mga binabawian ng buhay, etc.? Saan galing yung data na kinukuha ninyo, na ginagamit ninyo para sa pagmamodel? Lahat, actually, sa screen, maraming metric na nilagay. Lahat po ng metric dyan, tinatrack namin. Lalo na yung outbreak threshold, pwede natin explain na maya yan. Yung time varying reproduction number, doubling time, ilan yung case fatality ratio, ilan yung namamatay, over ilan yung na-test. Tinatrack po namin lahat yan, even the occupancy rate ng mga hospitals. Lahat po yan, pwede na, depende rin po, no? Yung iba po na mga data namin, kinukuha namin diretso from DOH, National Database. Yung COVID tracker nila, may data drop po doon yung DOH. Yung iba naman po na hindi namin makuha sa DOH, we get that from the LGUs. Yung UP COVID-19 Pandemic Response Team, nagsesend po sa amin ng data ang mga LGUs. So, sa kanila po namin ang kuha yung data. So, lahat po ng mga pwede naming ma-extract yung data, nakikipag-collaborate po kami para magkaroon ng metric. Kasi, eto pong pandemya na to, hindi mo siya ma-represent ng isang metric lang. Ang bawat metric may limitation, may advantages. Pero, para magkaroon tayo ng multiple perspectives, kailangan different metrics talaga yung gagamitin natin. So, pwede ko pong pakita lahat yan namaya, yung mga samples ng metric. Correct. Alright. Sige. Pero, before mo pakita yung sample na yan, gusto ding malaman ng mga nanonood sa atin, no, yung tungkol sa mga testing, etc., etc. Pero, mamaya natin yan pag-uusapan. Ang gusto kong itanong ay yung tungkol sa epidemiological, tama ba ako? Outbreak threshold. Okay, maganda yan. Ano ba yan? I-zoom ko dito. Kitang-kita nyo yan dito. Mm-hmm. Okay, yan. Yung local outbreak threshold or yung outbreak threshold. So, yung metric na yan ay makikita natin nasa outbreak initiation phase. Okay, bakit? Kasi, kunyari po, may isang imported case galing China, pumuntang Manila. Okay? Mm-hmm. Let's say, nandun pa tayo noong January pa lang. May isang taga-China pumuntang Manila na COVID-19 positive pala. Itong taong to, posible at posible rin namang hindi mag-cause ng outbreak. So, may 50-50% chance. Okay? So, itong outbreak threshold, kinocompute namin dito yung ilang number ba, ilang tao ba na imported cases
ang pwedeng mag-start ng outbreak given a certain probability. Pwedeng itaas natin 90%. Around 90% na sigurado ka, ilang tao na imported ang pwedeng mag-start ng outbreak. So, ano okay, ulitin natin yan, Jomar. Ulitin natin. May tao from China nagpunta ng Manila at aalabin natin yung chance, probability na siya ay makahawa. Tama ba ako? Yes, yes. Although dito sa outbreak threshold, instead na yung isang gano'y yung chance na makahawa yung isang tao, babalik na rin natin yung metric. Kundi ilang imported cases yung kailangan para magkaroon ka ng, let's say, 90% chance na mag-enter ka ng exponential. Okay, so, I see. Parang yung isa, pag may isa ka, maliit, medyo may risk yun, pero maliit pa. Pero pag nagdalawa, tatlo, apat, lima, mas mataas yung risk na mag-enter ka ng exponential phase. So, ino-compute namin yun. Sadly, sabihin ko na, alam, naka-public naman to, ang Metro Manila po, pag nagkaroon ka ng 2 to 3 na imported case, around 90% na po yung chance na posibleng mag-enter ng exponential phase. Dalawa bakit? Hanggang tatlong tao lang, ha? Yes, bakit? Kasi mataas po masyado yung population density natin sa Manila. Okay. Pero i-compare po natin yan sa Agusan del Sur. Ayan, maganda sige. Yan kasi tinutulungan po namin yung Agusan del Sur, Bataan, Aklan sa kanilang mga projections, mga LGUs yan, mababait po yung mga governors nila dyan eh. Yung Agusan del Sur, bago po magkaroon ng exponential phase, kailangan ng mga around 13 na tao. Yung ibang lugar nga po, 25 cases. Kung makikita nyo, compared sa Manila na 2 to 3 lang. Pero dun sa mga mababa yung population density, kahit may 6 ka, posibleng wala ka pa sa 90% chance. Pag umaabot, malapit ka na sa 13, doon posibleng magkaroon ng 90% chance. So bakit ganun? Bakit ganun yung difference? Again, density is a factor, correct? Density. Actually, malaki po talagang factor yung density, population density. Explain ko bakit ganun. Kunyari po, may isang tao na pumunta sa Agusan del Sur. Positive siya. So, pumira siya sa isang bahay. Pero alam natin, hindi naman kasi mataas yung population density. Medyo yung interaction outside, medyo hindi ganun kalawak. Hindi agad kakalat yung disease. Eh remember, ang ating COVID-19 in 14 days, posibleng hindi ka na makahawa eh. Depende rin po correct. Sa situation. No? So ibig sabihin, pag nasa bahay ka lang ng 14 days, tapos hindi masyadong maraming tao outside, posibleng hindi ka makahawa ng ibang tao. Unlike sa Manila, correct. Na isang tao, sumakay ng MRT, diba? Oh no! Alam nyo na yun ang mangyayari. So kaya 2 to 3 sa Manila, medyo mataas na agad yung probability na magka-outbreak. So yun po yung tinatawag na outbreak threshold at meron po kami niyan na metric sa edcov.ph ng UP COVID-19 pandemic response team. Meron po kami outbreak threshold na metric per province. Per province. Pwede ba nating malaman yung sa Laguna kung ano yung meron din pong per municipality sa Laguna po. Hindi ko matandaan, double check ko mamaya. Sige, tingnan natin mamaya when we pause for a break. Pero ito muna, gaano kahalaga malaman yun namang reproduction number? Ano ba tong reproduction number? Anong sinasabi nito? Okay, maganda tong reproduction number. Siguro para mas maganda, pakita ko na mismo yung anong itsura niya. Sige. Ayan. Nakikita nyo tong screen na to ng Leads for Health Security and Resilience Consortium. Mm-hmm. Yan. Bago ko sagutin yung reproduction number, ang LEADS po or L4H ay consortium ng mga public health physicians at ng mga data scientists, including na rin po yung UPLB Biomathematics team at UPC. Okay. Part tayo nito. So dito po sa time varying reproduction number, extend ko lang po, no? Ayan. So nung start po, yung start, nang bago tayo mag-ECQ, ang reproduction number natin, pwedeng umabot siya ng mga 4. Ano ibig sabihin ng 4? Na on the average, kunyari po, ako yung isang tao na may sakit, pwede akong makahawa ng 4 na tao. Okay. Tapos, kung nahawa akong 4 na tao, pwede makahawa ng bawat isa sa kanila ng 4 na tao ulit. So, medyo yung pag-increase ng number of cases mabilis pag tumataas yung R. Yung reproduction number. Kasi apat na nag-i-increase ka. So, ganun po yung kabilis. Pero, pag po yung reproduction number natin na susuppress natin, bumababa siya,
then mas bumabagal. Kasi kunyari, ang reproduction number mo, 1.5. So, ibig sabihin, 1 to 2 persons, pwede kong mahawa. Itong nahawa ko, 1 to 2 persons mahawa nila. So, mas mabagal siya compared sa 4. Mm-hmm. Ang target po natin, kaya may nakalagay po dyan na 1, ang target po natin ay dapat yung reproduction number mas mababa sa 1. Okay. Mababa sa 1. Kasi pag mas mababa sa 1, meron kang mahawang less than 1 person. Which is... Weird na. Halos wala or... Halos wala. Although may risk pa rin. Pero on the average, less than 1. Nagkataon ngayon, nung kinocompute namin ito, yung reproduction number ng buong Philippines, nag-hover around 1. Tataas, bababa, tataas, baba sa 1. So medyo parang nandun ka sa bingit ng parang nasa edge ka. Pag more correct, than 1, may outbreak. Pag less than 1, walang outbreak. Pero parang nag-hover tayo lagi sa 1. So ganun po yung nangyari sa atin, sa Philippines. Nako, okay. Marami pa tayong pag-uusapan, Jomar, kasi for sure ang ganda ng diskusyon na naiintindihan natin ngayon kung ano ang ibig sabihin nitong mga graphs at mga mapa na ito, no? At kung saan ito nanggagaling at kung ano ang maitutulong nito para maging maayos ang ating pagharap sa pandemya. Pag-uusapan pa po natin ang maraming bagay tungkol dyan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 1,000,000 na 57% ng populasyon ng Pilipinas ang bilang ng mga persons with disabilities noong 2010. Pinakamataas ito sa mga batang may edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Base sa Department Order 26, Series of 1997 ng Department of Education, ang bawat paaralan ay mandatong magkaroon ng SPED program. Patuloy nating isulong ang kalidad ng natatanging edukasyon para sa mga natatanging estudyante. Magkapa sasakay kung malapit lang, magkapa gagastos kung may paan naman, maglakad na lang, ito'y makabubuti pa. Makatitipid ka na, sisigla ka pa, kung maglalakad na lang, imbis na sasakay, pera ang may ipon, magagamit para sa iba. Maglakad na lang, tayo'y maglakad. Maglakad para sa inyong kalusugan. Hays, mag-isa na naman sa bahay. Sa Laguna, 11:33 na po ng umaga. Nakatutok pa rin po kayo dito sa aming programang Dito sa Laguna. Ako po si Mark Lesser Chico at kasama natin si Dr. Jomar Rabahante. Isa po siyang applied mathematics expert, mathematical biology expert, at ang isa sa mga ginagawa niya nga ay itong paggawa ng model at pagpo-project, no, nung ating nangyayaring pandemya. Jomar, kwentuhan mo nga muna ako bago natin pag-usapan yung mga recent models or graphs na ginawa ninyo. Ano ba tong expertise na ito na meron ka sa applied mathematics? Sige. Bago ko pala sagutin yan, yung utang ko kanina, Laguna, ang ating outbreak threshold ay around 6 persons. So mas mataas. Okay. So ang ibig sabihin niyan ay kailangan natin ng 6 na tao para magka-outbreak. So dapat pag nagkakaroon tayo ng lumalapit sa 6, i-prevent lang i-prevent. Or kapag may 6 na tayo o more, kailangan i-isolate pa rin natin sila para mas bumaba yung risk. Okay. So yun. Alright. Okay. So, applied math. Applied math. Well, nagsimula rin naman ito kasi may Bachelor of Science in Applied Math tayo sa UPLB.
LDR. Okay, pero ang kakaiba dito kasi sa applied math, na-apply natin yung math sa different application areas. At mamimili ka ng major mo or yung gusto mong i-applyan. Pwedeng business, pwedeng economics. Pero dito, pinili namin, na-applyan namin ay biology. So dito, okay, parang nakalabas, ang expertise namin is, of course, the mathematics, the methods, the algorithms. Pero dapat marunong din kami sa biology. So yun po yung dapat na pagsamahin, na mahal mo dapat yung dalawang fields na yun, yung areas. Kasi alam mo, since high school yata, tinatanong ko ang math teacher ko kung para saan ba yun? Para saan ba ginagamit itong itinuturo niya, no? So I think dito sa applied mathematics, madali siyang sagutin. Kasi aside from the computations, algorithms, etc., meron kang malinaw na pinagagamitan. At sa iyo, ito yung may kinalaman sa buhay, no? Biology, tama ba ako? Oh, parang ano siya, medyo tangible yung iyong ina-applyan. Hindi siya, although alam naman natin math is abstract, pero correct, yung pagiging abstract niya na apply mo, so meron tangible output kang nakukuha sa iyo. Go ahead. Hindi, sige. Siyempre, malawak din yung biology, no? Hindi ko rin naman kaya aralin buong biology. So ang naging focus ko ay more on parasitology tsaka infectious diseases. Ah, okay. Kaya grabe yung involvement mo ngayon, no? Parang talagang right after PhD, eto na. Parang napasaba ka na ng bonggang-bongga. Parang ano nga eh, parang pinatapos ako ng PhD pa. Tapos biglang nagka-COVID. Well, nagkataon, buti na lang. At least I can help. Pero sana hindi nangyari. Alright. Without looking at the pandemic, no, what is that happy experience? Ano yung masayang karanasan sa paggamit nitong mga natututunan mo sa pag-unawa ng sitwasyon natin ngayon? Because for sure, yung mga high school students na gusto o nag-iisip na ang kuhanin nilang kurso ay mathematics or applied math or mathematical biology, yung mga gusto pang maging mas experts, ika nga. Ano yung masayang karanasan sa mga ginagawa mo? Yes. Kasi syempre, before ako nag-PhD, before ako nag-aral sa ibang bansa, nagtuturo na ako ng mathematics. At kung tatanungin ano yung masayang karanasan, yun ay napapaintindi ko sa mga estudyante ko kung ano ang kahalagahan ng mathematics. Kasi dati daw talaga, hindi nila alam kung para saan si X at Y. Pero nung nag-explain ako, ito yung pinagagamitan niya. Tsaka before din pala ako nagturo, nag-work ako sa industry. So, marami ako nang share na ito yung ginagawa namin nung ina-applyan ng mathematics. So, napapaintindi ko sa mga estudyante ko na may gamit ang mathematics. So, yun, yun yung isang magandang experience. And syempre, dagdag experience na rin yun na marami akong researches na kakolaborate ko talaga yung mga biologists. Tapos, may one time nga inaaral namin kung bakit lumalabas yung meron sa US kasi, merong tinatawag na prime numbered periodical cicadas, mga kuliglig. Mm-hmm. Pero lumalabas lang sila every 13 or 17 years. Wow. So, prime number. So inaaral namin yun. So we went to the US, nag-gather kami ng mga samples ng mga cicada, tapos i-genome sequencing siya sa Japan. So yun, tumulong talaga kami pagkuha. Pero isipin mo, kahit applied math ako, nararanasan ko yung ganong fieldwork na pang-biologist. So somehow, magandang experience yun for me. Kumbaga, yung lente mo is the mathematics behind the study of life. Yes, oo. Tama. Okay, alright. So ngayon, ang laki ng role mo dito sa nangyayaring pandemic. And I think you have models. No? Sabi mo nga, you're doing a lot of modeling of projections. I've heard about SHARE model. Can you talk about this? Ah, yung SEIR. Okay. Ito yung susceptible, tama ba ako? Susceptible, exposed, infected, and recovered model. Yes. Ano yung model na yan? Tama. Ah, pwede ako mag-share ng screen? Para mas sure, go ahead. May visual tayo. Sige. Para mas mapakita natin yung wait lang, hindi ko mausad itong ano. Sige, kasi gusto kong malaman dyan, no, yung relevance, syempre, nitong model na to sa pag-intindi natin ng pandemya at doon sa pag-address natin ng pandemya. So, yung SHARE, S-E-I-R model. S-E-I-R. Explain ko lang kung para saan ito. Madalas po alam natin ng projection ay statistics. Although gumagamit din kami ng statistics
for forecasting, no? Pero ito kakaibang method ito kasi ginagamitan namin to ng calculus. Uy! Calculus po ito, differential equations. So ang idea po ng SEIR is this. Lahat po ng mga tao, ilalagay natin sa compartment. So kapag ikaw ay wala pang sakit, pero posible kang mahawa, ang tawag sa iyo ay S, susceptible ka. Susceptible. So lahat ng wala pang sakit, susceptible class, doon natin sila ilagay. Now, ito yung nakikita natin sa screen, yung nasa S. Ito siya. Now, kapag naman po merong imported case or merong mga infectious people na nagkaroon ng interaction with the S, in this case po yun yung red, no? Yung nandito mm-hmm. po na itong nasa green na to, itong AASIIS, mamaya ko explain. Mm-hmm. Lahat ito ay infectious. Pag sila ay nagkaroon ng interaction with the S, syempre, posibleng mahawa yung mga taong nasa S. Now, yung mga taong nasa S, pag nahawa sila, lilipat sila sa tinatawag na E, exposed. Exposed. Na sila, exposed. So, ito pong arrow na to na blue, lilipat yung mga nandito papunta sa E. So, parang ano po sila, parang nire-reclassify mo yung mga tao sa pupuntang E. Now, yung sa E po, meron tinatawag na latency stage. Ano tong latency? Ito yung na-expose ka na, nasa'yo na yung virus, pero posibleng hindi ka pa nakakahawa. So, ang tawag doon, latency period. And usually, nagbe-vary to, no? Minsan, mga 2 days, pero yung iba nga, 10 hours. Ano ibig sabihin? Okay. Na-expose ka ngayon, in 10 hours, pwede ka na makahawa. Ganun kabilis. Oh, grabe. So, yung time, iba pa to, doon sa 14 days na sinasabi na... Yung 'di ba yung kina-quarantine yung tao for 14 days for what reason nga ba? Ganito kasi yun, no? Kunyari ako ay nahawa ngayon. Okay. On the average kasi posible na akong lalo na pag wala namang symptom, posibleng gumaling na ako in 14 days kasi may statistics okay. Dun eh. Okay? Ganito yung statistics, no? Kapag nahawa ka ngayon in around early is around 10 hours. Pwede ka na makahawa ng ibang tao. Mm-hmm. Pero, bago lumabas yung iyong symptoms, kung symptomatic ka, 5 days pa yon, 5 to 6 days. So, ibig sabihin, from the time na nahawa ka, papuntang 5 to 6 days, posibleng wala kang symptom pa. Pero nakakahawa ka na nun. Kasi nga, yun yung pre-symptomatic stage. And actually, yung mga pre-symptomatic, mas nakakahawa sila kaysa sa mga may symptoms. Bakit? Kasi, yung virus kasi, nagre-replicate sa mga... sa nose mo, sa throat mo. Throat, yeah. Pag nagre-replicate sila dyan, pag umatching ka, ang dami nun. So, kaya nakakahawa agad yung mga pre-symptomatic stage. Tapos, once na meron, pag may symptom ka na, yan na yung pwede ka ng ma-PUI, di ba? Or naging probable suspect. So, kaya, since may symptom ka na, may indicator ka na na may posibleng may sakit ka. So, pwede silang i-isolate. Tapos, mahaba yan. Actually, hindi nga lang 14 days eh. Yung 14 days lang is for us to know yung mga walang symptom na posibleng hindi na siya nakakahawa. Kasi yung ibang may COVID na may symptom tapos severe critical, pwedeng in 1 month, nasa hospital sila lahat. So, depende sa tao yung magiging reaction dun sa disease. Correct. Okay. Isa ka dun sa mga unang naglabas nitong model na to, no? Meron, ano yung naging gain nito? Paano ito nakatulong sa atin? Ano yung contribution, ika nga, nitong model na to sa ating fight against COVID? Kwento ko na lang yung mga nangyari, actual na nangyari, no? So, nung time na January, na lumabas yung news sa Wuhan, from Wuhan, nag-start na akong aralin yung COVID. Kasi parang kakaiba yung disease, eh. Tapos, that time, biglang nagkaroon tayo ng issue sa Fevfair. So, kung itutuloy ang Fevfair or not, eh, that time, may mga bisita tayo from Wuhan na hindi pa ini-stop yung ano, di ba? Yung travel. Wala pang travel ban. So, we sent a letter. Firmado ito ng director namin, tsaka director ng computer science, kay Chancellor Sanchez that ito po yung aming projections, ito yung aming recommendations to continue or not to continue the Fed Fair. So, dun po nag-start yun. And then, after nun, in-invite na rin ako ng CESAM, the School of Environmental Science and Management, from Dean Eslava, na mag-discuss ako ng models ng COVID-19. Early February pa lang yon. And from there then, I wrote a review paper with my, nakalagay din doon yung aking brief model
na sinubmit ko sa Journal of Environmental Science and Management ng CESAM din. Mm-mm. And actually, published na siya ngayon. So, wow. yung paper na yun actually is one of the early papers reviewing the models ng COVID-19 sa buong mundo. And actually, marami na siyang citations ngayon. Parang nasa 20. Correct. Na. So, kasi nga early. And then, after nun, so yun na yung nangyari. Kung matatandaan natin, buong Feb, walang news. Walang COVID. Parang, okay, masaya tayo, walang news. Tapos biglang March, ayan na siya, nagsimula na. Sa San Juan, sa Taguig, nagkaroon ng mga cases. Then, doon, nagsimula na akong i-model ito. And I posted some of my forecast projections sa social media. And nagkataon, marami akong friends from different agencies, marami akong friend na sa media, na pick up nila to. So nung pinigil nila, dalawa yung reaction ng mga tao, dalawang reaction. Yung unang reaction, hindi nila pininiwalaan yung projections. Sabi nila, sobrang extreme yung projections na ganito pala yung mangyayari sa Manila. They don't believe that. They took it for granted. Oo, hindi. Pero yung iba naman na I think ginamit nila yung projections para mag-prepare, which is good. Hindi naman maitatago kasi yung mga projections ko tsaka yung mga illustrations ko, ginamit siya ng sa Makati Business Club, ng Ayala. Mm-hmm. I mean, ano naman yan, nasa public naman. Tapos na, kung makikita nyo nung nagpe-present sa Malacanang graph namin ng UPLB Biomat yung ginagamit. Mm-hmm. Kasi pinapakita namin doon na, well, these are projections, pero hindi naman to mag-project ka lang like para i-project mo lang yung numbers. These numbers should be used for planning. Correct. Makapag-ready. And then doon na realize ng mga private companies. Actually sabi nila Jomar Marbute na ginagawa niyo yung ganun. Ginawa niyo to na i-publicize kasi kung hindi daw nangyari yon, akala lang ng mga private companies, ng mga tao, simple lang yung COVID. That time, they thought na, simple lang yan, mawawala lang din yan. Itong community quarantine, in one day, two days, baka ilip na rin ang Malacanang. Doong pinakita ko at lumabas sa ANC, sa CNN, sa Rappler, na-realize nila, oops, this is not simple. And we need to prepare. Correct. So actually, from that, naging masaya naman kami, even kahit may mga bashers. Nako, usong-uso yan. Natuwa naman kami kasi, nakatulong kami. Yun naman yung ending na nakatulong kami. Yung iba kasi, they thought na kaya nagkakaroon ng bashers. Iniisip nila na yung projections namin yung dahilan kung bakit wala tumataas yung kaso. Or actually, kung bakit wala silang work kasi na-quarantine. Okay. Hindi naman namin decision yun. That's the decision of the government. We are just here to share. Ito yung mangyayari. At saka dito, mangyayari. Dito natin napapakita yung kahalagahan nung mga pag-aaral, no? Yung mga expertise na meron yung mga tao para yung planning, yung strategy, di ba, yung mga policies natin, merong basihang scientific. And I think it's really high time that people should appreciate this, no? So, Jomar, kung may frontliner, may mga backliners pang tinatawag, kayo na ganyan ang mga trabaho, saan ba kayo pumupuesto? Paano ba natin kayo marirecognize? Ayokong sabihin frontliner na kasing level ng healthcare workers kasi saludo talaga ako. Sila talaga yun eh. Oo. Kasi sila talaga yung lumalabas at nirelease nila yung buhay nila. Kami nasa bahay lang naman kami. No? So, pero natawagin ko pa rin naman somehow na frontliner kami kasi sa simula pa lang nandyan na kami. Sa simula pa lang, yung mga mathematicians, statisticians, modelers, sila yung nagpro-project what might happen. So somehow early hindi siguro frontline, early responders, we are part of the early responders kasi dapat sa simula pa lang nandiyan na. Hindi pwedeng magba-mathematical model ka patapos na or kalagitnaan. Para saan pa? So usually sa simula pa lang or dapat na January, December andiyan na kami, but sadly we don't have that mechanism sa government that time to have modelers. Iba, hindi naman sanay ang Philippines na may modelers agad sa DOH or sa... Correct. So, early responders to mga mathematical modelers kasi ito yung, sila yung gagawa ng projection. Sila yung possible guy ng input for planning. So, you think naging sapat yung appreciation dun sa ginagawa ninyo with what's happening right now?
sapat in the sense na nakilala, sapat in the sense na nare-recognize, pero I think hindi sapat in the sense that hindi pa alam kung paano gamitin ng holistically, ng pangkabuuan. Okay. Kasi yung iba, iniisip lang, these are just numbers. Although, oh, yeah, these are just numbers naman, totoo naman yun. But they mean something. They mean something. You need to use this for planning. And nagkataon that time, medyo hindi pa sanay siguro yung iba, kaya hindi pa nila alam kung paano gamitin yung numbers. Hindi pa alam kung paano i-interpret. So, ano eh, siguro kailangan din talaga ng mas malawakang cooperation, collaboration among okay. politicians, mathematicians, epidemiologists. Nako, marami pa po tayong isyong pag-uusapan tungkol sa appreciation ng science pagdating dito sa pagharap natin sa pandemya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Dito sa Laguna! Oh my God, 11:51 na, kulang oras. Ang bilis. Okay, we are back. Ang bilis lang, ano? Teka lang, i-check nga natin kumusta ba yung mga friends natin dyan sa Facebook. Keep on sharing, no? Alam nyo, ang dami nating natututunan sa episode natin ngayon. Kasama natin si Dr. Jomar Rabahante mula sa UP Los Baños. At ito na nga, pinag-uusapan natin yung mga issue na may kinalaman sa kung paano ba ina-appreciate ng ating mga politicians o ating mga public servants yung mga ganitong scientific findings, ika nga, or projections, no, na ginagawa ng mga eksperto kagaya ng grupo ni na Jomar. So with all this, ano, Jomar, with all this numerical data na pinapresent sa atin every day, nasa na ba talaga tayo doon sa flattening of the curve na sinasabi? Aha. Naka-share naman yung screen, no? Okay. Pwede kong pakita yung projections. Sure. Ito po yung projections na mismong nakalagay na rin sa endcov.ph, which is the website of the UP COVID-19 Pandemic Response Team na hosted by the UP Resilience Institute. So we released our projections and makita natin tuloy-tuloy pa rin po yung pag-increase ng number of cases. At asahan natin na posibleng mas dumami pa ito talaga kasi nga nag-open tayo ng economy. And we are projecting end of August, ayan, pakita ko na dito, end of August, posibleng ano eh, lumapit tayo sa 100,000 kung tuloy-tuloy talaga yung ano eh. End of August? Yes. So, of course, pag nag-project kami, may range ito, hindi lang ito point estimate na ano, isang number lang. So, merong lower bound, ibig sabihin, pag talagang natupad lahat ng mga interventions ng government, naging effective, baka tumigil na to sa 61,332. I mean, ito yung nandito. Pero pag tuloy-tuloy pa rin, baka lumapit tayo sa 95 or 100,000 at the end of August. Tapos yung kalagitnaan na estimate ay 78,000. Yes. Okay. So far, based on what's happening, sa tingin mo ba, magagawa nating mapastick lang yan dyan sa 60,000? Yan po yung mahirap sagutin kasi depende talaga yan sa magiging implementation at different paano mag-cooperate din yung mga tao. So ano eh, medyo mahirap i-project yung behavior ng bawat isa. Pero of course, kami sa UP COVID-19 Pandemic Response Team and UPLD Biomathematics Initiative, ayaw po naming maging totoo ang projections namin. Actually, kakaiba, diba? Ito po yung projection na ayaw naming mangyari. So dapat po talaga hindi mangyari yung blue line, hindi mangyari yung pink line. Dapat mas, kung mas mababa pa sa green line na talagang nag-flat yan or zero case tayo per day, yan po talaga yung dapat na target natin. At yun and how can this happen? Pagsunod sa mga protocols, diba? Ano yan, multi-sectoral, of course, kasama yung bawat citizens ng Philippines. Pagsunod, lahat, minimum health standards, paghugas ng kamay regularly, pag-wear ng mask, wag masyadong pumunta sa mga crowded places, at hindi lang about sa mga ano to ha, sa citizens, even the government, the LGUs. Dapat po talaga lahat ng mga interventions, lahat ng measures in place at effective. So ano yan, challenge yan sa bawat isa. At syempre, sa mga companies din, sa mga nasa industry, lahat po yan ay kailangang tutupan. Oo, no? Yung mga pumapasok sa trabaho nila everyday. Pero Jomar, gusto kong puntahan to.
sa mga report ng DOH every day, naririnig na natin ngayon yung mga fresh cases, late cases. How does it affect, no, yung response natin sa COVID-19? Kasi it seems like we are not really getting the actual picture, no? Minsan nag-cheer na agad tayo na na-beat natin yung projection whatsoever, but in fact, meron lang tayong delay in reporting it publicly. Yes po. Actually, yung ginagawa namin sa Biomat and sa UP pandemic team, hindi lang naman talaga kami nagpo-project, no? Tinitingnan namin talaga yung data everyday. Actually, may dalawang ano yan eh, the forecasting, yun yung para sa future, at nowcasting, ano yung nangyayari sa present. Mm-hmm. At ito, meron po talaga kaming dashboard. Of course, itong ncov.ph is a dashboard, pero yung UPLB Biomat, may dashboard din kaming sarili. Na is this open to the public, Jomar? Yes po, this is open to the public. Just get the link. Can we announce it again? That's ncov or endcov? Endcov, E-N-D. cov.ph. Okay. Echo, ano ba yun? Nancy, Delta, Charlie, ano yung O? Victor.ph. Okay. Yun. So, pwede nilang puntahan para makita nila itong mga graphs na ito. Yes. Tapos dito, tinitingnan talaga namin ano yung nangyayari everyday, yung epidemic curve, lahat yan. Tapos ilan yung mga asymptomatic, mild, recovered, severe, critical, yung mga namatay, lahat. Tapos per age, male, mm-hmm, female, kung kailan namamatay, kung kailan, mm-hmm, nag-recover, lahat po yan nandito. At tinitingnan po namin yan depende sa dates. Kasi po ang DOH, madalas po ang nakikita natin itong tinatawag na confirmation or reporting, kailan ni-report. Mm-hmm. Pero alam, mm-hmm, natin posibleng iba yung curve kapag symptom onset ang tinignan or kapag kailan yung isang patient nakuhanan ng sample or kailan ni-release yung test result dun sa patient kahit hindi pa napapublicize. So, iba't ibang ano po yan. Pakita ko na lang. Like, ito, quickly, 3 minutes. Oo. Ito ay based on symptom onset. Ito yung itsura niya. So, makita natin iba yung itsura niya from the previous. Oo nga, ano? So, walang ano talaga. Although ibang iba. Kaya po medyo ito nga lang problem dito, medyo butas-butas pa siya. Meron po tayong 27,000 na walang symptom onset date pa. So may mga kulang-kulang pa. So Jomar, yes. Intensive mass testing, how will this change your projections, everything that's happening now? How will intensive mass testing? Kasi targeted pa rin tayo, tama ba ako? Based on contact tracing? Yes, actually ano dapat talaga extensive, malawakan extensive na testing, pero hindi lang basta testing kasi dapat meron tayong malawakan din ng contact tracing. Kasi pag tinest mo, tapos hindi mo naman kinontact trace, posibleng yung nahawa niya. Makahawa pa rin. So tuloy-tuloy pa din. So ano siya, dapat yung interventions natin kabit-kabit, hindi lang isa-isa. So where should we invest? Dapat lahat eh. Contact tracing. Kasi ganito yun, no? We did a simulation. What if may delay sa contact tracing? Of course, yung extensive testing can lower the number of infected kasi na-isolate natin yung mga tao. Pero kung late naman natin sila i-isolate, marami pa rin mahahawa. Remember, sabi ko kanina, yung mga symptomatic, bago sila magkaroon ng symptom, nakakahawa na sila. At yun, mm-hmm, ay masasolve ng contact tracing. Contact tracing talaga dapat. Mm-hmm. Tapos, wala namang masama sa targeted, no? Pero dapat yung ating pagkakaroon ng testing is lawakan natin yung ita-target. Dapat risk. Pwedeng gawin natin risk-based. Sino yung mas, mm-hmm, risk? Kahit posibleng wala silang symptom, itest na rin natin. Say, yung mga nasa healthcare, system, yung mga madalas lumalabas sa public, yung mga, yung mga ito, MMDA, etc. Tapos, yung sa trabaho. Sa trabaho, kung sino yung madalas na nakaka-encounter ng mga tao, nasa customer service, ganyan. So, pwede nating lawakan yung target, hindi lang kung ano yung mga definitions natin ngayon. And actually, I think yun yung ginagawa ng government ngayon, lawakan yung target. O, kasi mahirap naman talaga na i-open mo sa buong Pilipinas yung testing. Mm-hmm. Magastos. Tapos,
alam din naman natin na medyo nag-i-increase na yung ating capacity. Okay? Target ng government natin, 60,000 tests per day yung capacity. Per day, yes. Kung buong Pilipinas per day magpapatest, di ba, medyo hindi kakayanin pa din. So, dapat strategic kung sino-sino yung mga dapat i-test. Yun po yung dapat nating tutukan ng pansin. Alright, grabe, Jomar, ang dami ko pang gustong itanong at ang dami ko pang gustong malaman, but it's 12 o'clock already. Oo, no? Nga, ang bilis. Sobrang bilis ng oras, pero ang dami pa talagang pwedeng i-discuss. But anyway, any final message dun sa ating mga nanonood ngayon, particularly dito sa ating probinsya sa Laguna? Yes, gusto ko lang pong sabihin na lahat po tayo dito ay mayroong role, hindi lang mathematician, hindi lang public health, hindi lang doctors, hindi lang epidemiologists, may role tayo bawat isa. Ang mga nasa media, ang mga bawat Pilipinong nasa bahay, ang bawat Pilipino na nagwo-work sa market, lahat po tayo may role para pigilan ang pagkalat pa ng COVID-19. At tayo po dito ay tulong-tulong. Minsan may mga kritisismo, pero gamitin natin ito para mas ma-improve yung ating pag-respond sa COVID-19. At sana, in the near future, masabi natin na pagtanggupayan talaga natin ng totoo ang COVID-19. Jomar, maraming salamat sa oras mo. Hindi ko alam, baka mamaya gumawa pa tayo ng part 2 no, nitong episode na to. Pero grabe, salamat dun sa mga binigay mong paliwanag, no, sa mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan dun sa role ng math, sa role ng mga ekspertong gaya mo dito sa ating pagharap sa pandemya. Dr. Jomar Rabahante po, live mula sa Bae, sa Laguna, no? Yan po ang ating naging guest. Thank you, Jomar, ha? Maraming salamat. Yes, thank you very much. Thank you sa mga nag-invite sa akin dito. Thank you, Chico. Okay. Mabilisan na lamang to, mga kababayan. Alam kong gutom na kayo, 12:02 na. Pero isa lang ang napakahalagang dapat nating matutunan dito. Maraming eksperto sa buong bansa, sa buong mundo, ang kailangan nating pakinggan. Dahil itong mga basihan ng desisyon natin, mga polisiya, mga ginagawa natin sa pagkontra ng COVID-19 ay dapat nakaangkla doon sa mga pag-aaral na ginagawa ng mga tao sa ating paligid, yung mga eksperto. No? Imagine ninyo, mathematics may role dito sa pandemya natin. Hindi lamang naman talaga militar, hindi lang naman talaga healthcare workers or whatever yung mga kailangan natin. Lahat tayo magtulong-tulong. Even you na nanonood ngayon, yung simpleng pagsunod natin sa mga health protocols, kailangan natin yan para malabanan natin ang ating pandemya. Ako po si Mark Lester Chico at lahat ng yan dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na karanasan.